Nako, yung ayuda na sinasabi, 1,000 per person. Pero kung isang pamilya kayo, dapat 4,000, di ba? Eh, ang problema dito sa barangay 132, sa bagong baryo Caloocan, mukhang nakangkong yung 4,000. Isang pamilya, 1,000 na lang daw. Nasa linya po si Aling Carmela Aguirre. Ma'am Carmela, good morning. Good morning po, sir. Ang sabi mo, ang natanggap mo lang 1,000 para sa buong pamilya. Ilan pa kayo sa isang pamilya? Ilan kayo? Bali po, dalawa po yung anak ko, tsaka may asawa po ako. Dapat apat kayo, di ba? So apat. Opo. So isang pamilya. Pero ang natanggap mo, 1,000 lang? Opo, 1,000 lang po. Eh bakit daw 1,000 lang? Hindi ba ang instruction ng Pangulo, 1,000 bawat tao or 4,000 bawat pamilya? Ano ang sagot nila? Bakit 1,000 lang daw ang natanggap mo? Yun daw po yung lumalabas sa system po. 1,000 lang yung makukuha ko. Sino ang namibigay ito? Barangay o DSWD? Parang DSWD po ata. Kasi kaso nung sabi ko kung bakit po ganito po yung natanggap ko, ang pagkasabi po sa akin, sa DSWD daw po ako magreklamo. Hindi mo kilala yung mga nag-aabot sa iyo? Hindi sila mga taga-barangay? Hindi naman po. Magreklamo na lang daw po ako sa DSWD. Yun yung pagkasabi po sa akin. Ah, magreklamo ka sa DSWD. Okay. Nako, okay. Nasa kabilang linya yung taga DSWD. Ah, magandang umaga, Director Irene Dumlao, ma'am. Win, magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyo pong programa. Okay, nasa kabilang linya po si Aling Carmela ng Barangay 132, Bagong Baryo, Caloocan. Kahapon daw, yung kanyang natanggap para sa kanyang dalawang anak at sa kanya at sa kanyang asawa ay 1,000 lang. Ang sabi rin na nagbibigay, yan ang sa system eh. Kung may reklamo ka, magreklamo ka sa DSWD. Ano ho ba talaga? Paano ho ba talaga? Kasi ang sinasabi po ng palasyo, 1,000 per person or 4,000 per family. Yes po, Sir Erwin. Unang-una, nais po natin banggitin na ang lead implementer po nitong emergency assistance ay ang mga lokal na pamahalaan. Okay. Ang Department of Social Welfare and Development ay nahahagi lamang po o nagbabahagi ng technical assistance sa mga lokal na pamahalaan. Batay po doon sa nakasaad sa local budget circular na inilabas ng DBM at ng joint memorandum circular na tinagdaan po ng DSWD, DILG at DND, nakasaad po na 1,000 per individual at hindi po hihigit sa 4,000 kada pamilya ang matatanggap po nila. Ibig sabihin, kung may 4 na miyembro sa isang pamilya o 4 na individual sa isang pamilya, equivalent po to 4,000 pesos ang kanilang matatanggap. Kung meron lang pong 2 miyembro sa isang pamilya, then 2,000 pesos equivalent po. Kung mag-isa lang po niya, 1,000 pesos. Kung meron pong reklamo ang ating mga kababayan, ang mga lokal na pamahalaan ay mandato pong mag-create kasi ng grievance and appeals committee doon po sa local level. So kapag may mga ganito pong mga reklamo o hinaing ating kababayan, we encourage them to directly get in touch o maghain po ng kanilang reklamo doon sa mga grievance desk na nakatalaga doon sa mga pay out centers. Ma'am Irene, mukhang hindi yata alam ng mga barangay dahil ang tinuturo, magreklamo kayo sa DSWD, mukhang hindi yata na seminar na naman ito mga taga-barangay, Ma'am Irene. Okay, dahil nga po ang DSWD ay parte naman po ng Joint Monitoring and Inspection Team at kami ay nakakatanggap no through you ng ganito pong mga reklamo, we will gather this at ipapaabot po natin agad dun sa lokal na pamahalaan para agad po nilang maaksyonan. Pero hindi po yung mga tao ninyo ang nag-aabot ng pera, kundi mga taga-barangay yon. Yes po, Sir Erwin. Most likely, ito po ay mga from the City Social Welfare and Development Office, mga personnel po ng LGU. Sige po, maraming salamat po, Direktora Irene Dumlao ng DSWD. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po, Sir Erwin. Maraming salamat. Alright, Nanay Carmela? Yes po. Nandiyan pa ho kayo? Opo, sir. Opo, opo. Opo, mukhang ang problema ho yata ay sa lokal na pamahalaan, hindi po DILG. Sa barangay, anong pag-rehistro niyo? May anak kayo o wala kayong anak? Meron po. Meron po akong anak, 2. Nakalagay rin po sa sak ko po, sa beneficiary. Oo. Na meron nakalagay kayong 2 anak? Opo, alam po nila. Alam nila, okay. Opo. So, ang sabi lang sa iyo, mga mukhang mga taga City Social Welfare ho yata yun, Opo. Ma'am Carmela.
Wala po ba sila mga grievance desk doon, yung kung saan help desk? Ano lang po yung mga taga City Hall lang po yung nandun po eh. Hindi ho ninyo na inilapit sa kanila, ma'am, at sinabi, ma'am, ay sir, ma'am, dalawa pong anak ko plus ako, tatlo ho kami at sinabi least. Sinabi ko po. O, ano sabi? Ang pagkasabi lang po talaga ganun sa DSWD dito po ako lumapit. Hindi po eh, hindi, mukhang hindi ho ganun ang pagkasabi. But anyway, ma'am, sige po. Kami yung bahala, tatawagan namin ang DILG para maayos po itong problema nyo dyan. Ma'am, salamat po sa pagpaparating nyo ng problema na yan sa amin. Thank you po, Ma'am Carmela. Sir, maraming salamat din po, sir. Okay, walang ano, ma'am. Hello, ma'am! Hello! Hello! Hello, Ma'am Carmela! Yes po, opo, opo. Oh, yo, wag ka na malungkot. Ako na magpapadala sa iyo ng additional na 2,000, okay? Na ayuda. Alright? Para hindi mo na habol-habulin yung mga hinayupak na yan. Ako nang sasagot mo 2,000 para may 3,000 ka na. Okay? Maraming salamat. Alright. Sige. Takausapin ka ng mga staff ko at kukunin yung number mo para magpapadalang ka namin ngayong araw ng 2,000. Alright? Salamat po. Maraming salamat po. Alright! Ayaw naman pala. Ay, may problema naman pala. Itliwanagan na naman yung mga tiga-barangay. Oh. Parang yung sa checkpoint, parang yung essential, non-essential. Lugaw, hindi essential, anak ng teteng. Sabi ko na nga eh, dapat kasi, yung kagaya niyan, duda na ako eh. Pagdating sa mga abutan ng pera, magkakaproblema na naman. Ayan na nga. Pero alam po, babala ho ng DILG ha. Nagbabala po ang DILG sa mga barangay officials ha. Yung mga magkakangkong ng budget. Yung uunahin na kanilang kamag-anak, pamilya, kaibigan, ha? Si Bak sa trabaho, may kaso pang kriminal. Yung mga barangay na walang social distancing, pagkuha ng budget, may kaparusahan din ho. Diyos ko po naman talaga naman nala talaga kadaladal.